And welcome back again mga kalapatids dito sa aking channel, ano? So, KR Vlog po, once again. Then, for today's video mga kalapatids, meron lang akong isang content na si-share sa inyo. Actually, ito is in-upload na sa Facebook. Then, nag-viral nga siya. Then, dapat talaga is makikiabang talaga ako nung arrival nito. Kaso, ang nangyari mga kalapatids is maagang na-release yung mga ibon kasi nga, minabuting agahan na kasi ang Manila nga is magla-lockdown na, baka hindi na ma-release kasi yung mga ibon sa Tacloban. Kaya ang ginawa ng club ng PBFRC or ang Pampanga Bulacan Fancier Racing Club is nag-release na sila ng Friday pa sa Tacloban mga kalapatids, ano. Kaya ayun, maaga yung naging karera at hindi na ako nakapag-abang nung araw na yon kasi nga nung Friday mga kalapatids is wala ako noon, nasa trabaho tayo, may seminar ako noon mga kalapatid. So ayun, ito i-share ko lang sa inyo yung video. Pero bago ang lahat mga kalapatid, kung bago ko pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos katulad nito. So, ayun na nga mga kalapatids, ano, tulad nung sabi ko kanina, share ko lang sa inyo yung video na to na actually naka-upload na nga ito, in-upload niya mismo. Shoutout nga pala kay St. Jude Arabialoff mga kalapatids, si JJ Sanggalang ng Telapayong Arayat. So, second overall yung kanyang ibon na nag-debird ng Tacloban. Young bird and old bird category, alam ko second overall siya. Then actually sabi ko nga is makikiabang talaga ako doon nang Sabado, kaso ang nangyari nga is na-release na ng Friday yung ibon kaya hindi na ako nakapag-abang, nasa trabaho tayo. Kaya ayun, okay lang yon. Pero sa darating na Sabado, this next week nga Sabado is pupunta tayo sa kanya, papasyalan natin siya para makahingi tayo ng konting tips mga kalapatid. Tapos tatanong natin kung ano yung bloodline ng ibon. Then, papasyal din tayo sa loft niya mga kalapatids. Actually, itong taon na to is matagal ko nang nakaka-chat. Though hindi pa kami nagkita in person. Tsaka, madalas lang kami nakaka-chat. Then, may mga tinatanong din siya, ganyan. So, lagi siyang nanonood din sa atin. Viewers ko yan mga kalapatids. Regular, actually. Siya mismo sinasabi niya, lahat ng mga vlog ko is pinapanood niya. So, ayun, ito yung video mga kalapatids nung dumating yung ibon niya. D-Bird Tacloban mga kalapatids. So, itong ibon nga niya, tulad na sabi ko kanina, eh, second overall, young bird and old bird category. So, ito yung video, panoorin niyo muna. Ay, nena! Woo! Tacloban! Woo! Bang, skule! Ayan na! Woo! 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 Nice, Tacloban! Bigay mo! Yan! Woo! Woo! Tacloban! D-Bird! Pasok! Woo! Barako! Pasok na! Woo! Tacloban! D-Bird! Salamat po! Woo! Nice! Woo! 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 D-Bird Tacloban! Kakarating lang! Salamat Lord! Woo! Thank you po! Ayan na po! Ayan na po, yung pag-asawa niya. Woo! So, ayan mga kalapatids, ano, napanood nyo yung video. So, sobrang tuwang-tuwa niya. Then, yung mga konting video clip na yon is medyo kinatuna kasi medyo meron mga bad words na baka makapiright kasi tayo. Kaya, ayun, binura ko na lang yung iba. So, nakita nyo naman, kahit hindi siya nakikita dun sa video kasi actually, siya lang yung nagbibideo and hindi siya nakikita. Sobrang saya niya kung naririnig niyo naman. Then, ayun nga, sobrang saya talaga pagka nakapagpauwi ka ng Tacloban. Lalo na kung live yung ibon. Tulad nga nung ibon niya mga kalapatids. Once again, ang loft name niya is St. Jude Arabialoff, si JJ Sanggalang. So, ayun. Once again, congratulations sa iyo sir na nakapagpauwi ka ng Tacloban.
Then nakachat ko nga siya ngayong gabi. Sabi ko, send mo sa akin yung mga video nung dumating yung ibon, then nung after niyang ikinlock, para nga magawan ko ng content tulad nung ginawang ko kay Tatay Jesse noon sa Apalit, nung nakapagpaklock din siya nung Tacloban sa UFC. So ayun, tulad nung sabi ko kanina is nakaka-chat mo nga siya. So this coming Saturday pupunta ako sa kanya, kasi that time yata is pupunta din yung club president ng PBFRC. Maglo-lock visit sila, titignan nila yung ibon. Kumbaga, parang i-confirm lang nila na yun yung talaga yung ibon na doon umuwi yung kalapate, mga kalapatids, ano. So, ayun. Abangan nyo na lang yung vlog natin this coming Saturday, kasi nga hindi ako nakapag-abang sa kanya gawa ng Friday nga dumating yung ibon. Wala ako, nasa trabaho ko. Pero naka-schedule talaga na mag-aabang ako sa kanya ng Sabado. So, dumating na yung ibon ng Friday. Kaya ayun, hindi na natin nahintay. Kasi syempre, masuunahin ko muna yung trabaho bago yung pagbablog natin, mga kalapatid. So, ayun. Then, ayan, yung mga ibon nga natin, kung mapapansin nyo, is parang nangangate, no? Actually, kanina nga, nag-upload ako ng video, kung napanood nyo, is nagpaligo tayo ng mga ibon. And yan yung sinasabi ko sa mga previous vlog ko, pagka may karera na hindi na advisable na magpaligo ng kalapate na may pang mites, ano, kumbaga para sa kuto ng mga ibon. Kasi yan yung isang magiging tendency, nakaka-stress sa kanila. Ayan, kung napapansin nyo is nagkakamot. Ayan, kung naririnig nyo, meron pang parang tumat yung nangangati sila, kumbaga para nangangati yung katawan nila. And ayan din si Ranzo, mga kalapatids, ano, hindi natuloy yung karera niya. Wala tayong magagawa, sayang. Sana meron tayong inabangan kanina, Sunday nga ngayon, first lap sana ng 2 laps fundraise. Ang karanglan nga, may basiha ang release sana, pero wala tayong magagawa, hindi natuloy, para na rin sa safety ng kalahatan, mga kalapatids, ano. So ayun, once again, mag-ingat-ingat tayong lahat, mga kalapatids, kasi nga yung coronavirus or yung COVID-19 is talagang lumalaganap na. Actually, dito sa Pampanga, marami na nga cases. Tatlo na yon alam ko. Then, meron ng isang barangay dito sa Florida Blanca ang nabuklod. Ang may nag-positive doon, then naka-quarantine na yung buong barangay, mga kalapatids, ano. So, ayun, ingat-ingat na lang sa lahat, mga fancier natin. Abang-abang na lang kayo sa mga susunod na karera, mga parating na karera, mga kalapatid. So, ayun, bago ko tapusin yung video, syempre, shoutout muna natin yung mga nagpapa-shoutout, ano. Bago ko umpisahan pala yung nagpapa-shoutout, ano, gusto ko lang i-subscribe nyo rin pala yung channel ni Mac Kulot. So, ito yung kanyang channel. Subscribe na rin kayo sa channel niya. Actually, dati is masugid din nating viewer yan. Hanggang ngayon naman, laging nagko-comment, laging nanonood. So, supportahan nyo rin, mga kalapatids. Mac Kulot, Love TV. So, ayun. Subscribe kayo sa channel niya, mga kalapatids. Then, ito yung mga nagpapa-shoutout nga, ano? Shoutout po kay Ronwell J. Cabuco. Shoutout din kay Choices TV from Pila, Laguna. Then, shoutout din kay Justin Clara. Shoutout din kay Fidel Kigoy Patricio. Shoutout din kay Butagski TV. So, isang vlogger din daw siya. Pasyalan nyo yung channel niya. Shoutout din kay John Paul Velasco from Cabiao. So, ito is nakasama na natin dito. Nakapasyal na siya. Nakapag-lock visit. Kung napanood nyo yung vlog natin nung nakaraan kasama si Garahe PH TV. Then, shoutout din kay Chris Bustos from San Francisco, California. Shoutout din kay Wilson Canare. Then, shoutout din kay RAG Love TV. Isang vlogger din yan. Pasyalan nyo yung channel niya. Then, shoutout din kay Dennis David. Kay Dub Love from Palayan City. Love of Fancier TV from Pangasinan. Then, shoutout din kay Chambalero Brothers Love TV. Isang vlogger din yan. Pasyalan nyo. Supportahan nyo rin, mga kalapatids. Shoutout din kay Jimmy Mercado from San Felipe, San Fernando. Ayan, malapit lang sa atin to. Then, shoutout din kay Victoria Love from Kalumpit, Bulacan. Then lastly, kay BD Turkey Love. So, yun lang yung mga nagpapa-shoutout sa mga gusto magpabate. Just comment below love name nyo o kaya yung buong pangalan nyo, then yung location nyo para mas maganda. So, that's it for today's video, mga kalapatids. Good luck sa atin lahat and happy flying!